Hello, good morning mga lalabs, mga vayots! Magandang araw po, Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Uy, nakaranas ngayon no, ng pagbaha yung iba't ibang area ng Luzon at Visayas, Mindanao. No? Sa tag-ulan ngayon, La Nina. So, isa yan sa mga topic natin ngayon. No? Eh, sa mga kapwa ko po, Davao Inyos, big love shoutout po sa inyong lahat. Magandang hapon. Sa mga kapwa ko din, OFWs around the world, hello, may galap shoutout po sa inyong lahat, magandang umaga po sa inyo. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So yun na nga, no, grabe yung baha sa Metro Manila din, no, saan-saan sa Bulacan, parang dagat na doon, no, may area ata sa Cavite, meron din sa Mindanao, to, at saka sa Kamakailan yon doon din sa Leyte banda. So Luzon, Visayas, Mindanao nakaranas ngayon ng matinding pag-ulan, baha, dulot ng kambal yata yung bagyo pa. Nako po. Ingat mga kababayan. Pero yun na nga mga lalabs, mga vayot. Matatandaan ninyo, nung nagbaha sa China, ano yung mga sabi no na may nag-ano pa, nagpo-post pa na mga sa mainstream media na pray for China, tapos ganyan. Maraming mga vloggers ng mga mga Talyanista deserve daw ng China, lalo na yung mga tanga na naniniwala na inagaw ng China ang tawag dito South China Sea or tinatawag ng Pilipino West Philippine Sea. So, yung mga nauto na mga bogok at tangang mga putang ina. Naniniwala. Tapos, yung binaha ang China, nagsitawanan ang mga animal. No? At sinasabi nila na nanghihingi pa sila ng sana maano pa daw. No? Kahit yung hinahangaan kong tawag dito, isa sa mga vlogger na matindi, yung Pinoy Mystery Channel, parang may naaamoy ako sa kanya. Puro na lang siya pogo, puro China. Hindi ko alam kung na-zipper ba ng pira, bunga nga, kaya hindi na ako nanonood. Ayan, na. Deserve daw, sabi ng mga Marcos supporter. Deserve daw, Dinid worse daw, kung ano-ano yung pinagtatawanan yung baha. Ngayon, mayroong baha sa Pilipinas. Tumawa kayo, mga putang ina ninyo na mga tanga na naniniwala dyan sa Marcos na atin ang West Philippines. Tingnan ninyo, isang araw ngayon, magkakagulo na naman dyan. Ano naman sa atin yung disputed yun. So yun, may baha, grabe yung baha sa Vito Cruz, sa Taft Avenue, kung saan-saan pa, no, sa Metro Manila. O yun nga, ulitin ko yung doon sa Bulacan, kung saan-saan area. So, nung nagbaha sa Mindanao, nag-landslide pa sa amin doon sa Davao na instead pupunta doon si Bongbong Marcos. Dahil dati, yung si Pangulong Duterte ang presidente, ang mga animal na mga pink CPP. May pastag ka agad. Tahimik ka ngayon si Angelica Panganiban eh. Dahil hindi na siguro nag-artista, dahil nakabingwit ng mayaman. Tahimik na dati eh, pahastag-hastag pa siya nasaan ang Pangulo. Yung anak ni Lini Robredo, na si Aika, bakit yung tatlong anak niyang yung kanyang three daughters na they are all girls. Bakit hindi kayo mag-hashtag na nasaan ang Pangulo? Bongbong Marcos, takot kayo kay Lisa Marcos na baka ipa ganyan kayo. Kaya tahimik ang mga putang ina. Baha sa amin. May baha, may lindol sa Mindanao, lalo na sa Davao region. Sinasabi ng mga putang inang mga Talyanista, na mga supporters, na mga tangat, buisit, diputa. Deserve daw namin doon na magkaroon ng disaster dahil, ano daw yun ng mga Duterte, Baluarte. O nung bumaha, tandaan ninyo, kamakailan yon, last year yata, nung pumunta si Bongbong Marcos sa Malaysia, alam niyang may bagyo.
Pero pumunta pa rin sa Malaysia dahil ibida niya doon yung kanilang Maharlika investment scam ng kanyang pamilya. Binaha din ang kanyang lugar mismo doon sa Batak ba yun? Basta yung baluarte talaga ng mga Marcos na may mga mansion sila doon sa Ilocos. So walang ano noon, wala bang tumawa doon? Wala bang nagsabing deserve ng Ilocos bahain dahil yung presidente doon ay bangag, ngiwe? Ngayon kayo magsitawanan na may ano. Tapos ito pa nakakatawa, mga lalabs, mga bayots. Kamakailan lang yung sunan ni Bongbong Marcos noong Lunes, nagyabang ang bodol at bangag na ngiwe na presidente. Ang sabi pa niya, mahigit daw 5,000 mahigit 5,000 at 500. Uy, taray. 5,500 daw yung mga flood controls projects ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. E ang tanong, Mr. President, na bodol, bangag, bakit bumaha sa Metro Manila? Bakit bumaha sa, tawag dito, dyan sa Bulacan, o kung kahit saan man sa banda ng Visayas, bandang Mindanao, kung may flood control project doon na natapos na, eh bakit bumaha pa? So nagtanong daw, saan daw napunta? Ayun, hindi ka kasi pumupunta doon sa mga areas na kung saan may mga, yung bahain na lugar, eh puro ka kasi party, birthday, concert, yun na. Saan napunta? So marami daw silang natapos, no? Sinisi pa yung baha daw, no? At ito pa yung nakakatawa, kawawa, mga lalabs, mga bayots. Dahil sa pagiging tawag dito praning ng administrasyon, Bongbong Marcos, doon sa sinabi ni VP Inday Sara na siya ay pinoklaman ng sarili niyang designated survivor, nag-hire ang Presidente Bongbong Marcos ng 23,000 na mga men in uniforms. Lahat na yun, may scout ranger, may snipers, may lahat-lahat na klase ng mga men in uniforms sa iba't ibang mga departamento ay hinahir doon. So ngayon, pati yung kanyang mga rallyista na mga bayaran niya, mga ano niya, kasabwat, andoon, hindi la binigyan yung maisog ng permit mag-rally. Nagabaan man. Ayun. Yung parang, ewan ko, anong tawag ba dito sa mga kapulisan yun? Yan. Parang kalasag kunwari nila. Nagamit din dahil inulan sila. Ginawa na nilang payo. Kawawa din, no, yung mga sundalo. Ako na, hindi man to sila kasalanan nila. Sumusunod lang sila sa order. Kaso lang din, may limit din naman eh. Sila kasi, may batas tayo dyan na sila ang magpuprotekta sa sambayan ng Pilipino. Pero bakit pag inuutos ni Marcos, tapos alam naman nila na hindi na tama, sumusunod pa rin sila. Yun yung mali sa kanila eh. Partida siguro, baka wala pa yung kain. Dahil yung 20 milyong mino, may dilis, may tofu, may halo-halo, at may kung ano-ano pa doon, mura lang na pagkain yung 20 million. Kawawa nga mga sundalo natin, no? O yun, nagbantay doon. You know? Ay, naku po mga lalab, mga bayos. Nakakatawa talaga ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Sisihin na niya yung saan na daw napunta. Eh di pagsabihan mo, tanungin mo, Mr. President Bongbong Marcos, kung saan na dinala ng mga city government ang project ng flood controls. Tanungin mo kung saan sa kanilang mga bank accounts. Dahil kung meron talagang natapos na 5,500 ng mga flood controls, mga drainage, kung ano pa itawag dyan, eh,
Walang baha sana. So ito 'yun. Itong kay Tatay Digong pa ito ha, na tawag dito, infrastructure development. Tandaan natin sa Davao Region, pinahinto ni Bongbong Marcos yung mga major projects doon ng mga infrastructure doon ni dating Pangulong Duterte na build, pinalitan niya ng build better more, pero nagiging Bongbong Bangag Marcos. And then, kaya bumabaha sa Mindanao, sa Davao Region. Tandaan ninyo yun, pinasara niya yun. According to Congressman Alvarez, Pantaleon Alvarez. So ito yun eh. 1 trillion ito, no? 1,182.3 billion GDP nito, no? Yung road networks, 485 billion, flood control system, 210 billion, development fund of LGUs, 191.8 billion, buildings, 72.9 billion, irrigation system, 21.8 billion ang praang ano, hospitals and healthcare, 15.6 billion, railways, 11.6 billion, school buildings, 11.1 billion. Ito yun. Saan na to? Kaninong bulsa ito or bank account na punta? Nambudol ulit si Pangulong Bongbong Marcos katatapos lang ng kanyang SONA na nagsabi na tapos na yung 5,500 mga infrastructure niya sa kanyang mga drainage niya, eh, nagabaan man, binaha. diba? O ito, ulitin natin. Mahigit 5,500 na flood controls project natapos na ha. Eh, saan ngayon yun? Bongbong Marcos. Ang budol ka ulit, sir, kagaya ng pugo. Sabi mo, iban mo yung pugo, palakpakan yung mga patay gutom ng mga kongresista at senator. Lahat na naman babatas na andun sa zona mo. Yung pala, pinalitan nyo lang ng pangalang pugo sa internet. Gaming license. Ano naman yun? Walang biya.